This is me every morning as I have to breastfeed while pumping. Yung pagpapa-breastfeed pa lang, nakakaubos na ng energy. What more pa kaya yung may kasabay na pumping? Jordan! At syempre, play pag may time. Ito yung first time that he had a fever and I was so worried. Kung pwede lang kunin ko na lang yung sakit niya. Hanggang ngayon, sakop niyo pa rin yung pwesto. Habang ako mahuhulog. Hi. I love you too. Hi there. Today, I just had the most traumatizing event in my life as a mom. Bali kanina, habang nag-change kasi ng diaper, meron kasi siyang poop, so kailangan mag-change agad ng diaper to prevent rashes. And then, may mga times na kapag chine-change natin sila ng diaper, syempre umiiyak. Umiiyak talaga sila malala. Yung iyak pa na akala mo, mawawala sila. Yung iyak na akala mo inaapi. As in, mabubulabog yung sampayanan. And then, nagiging normal naman yun. I mean, hindi siya dapat gawing normal ha. Most common. Common naman siya. Sa infants or sa mga babies talaga. But then kanina, while changing the diaper, sobra yung iyak niya. Not so long, pero talagang ang OA nung iyak niya. Eh, nagla-launch ako and then pagpasok ko ng kwarto, nag-change kasi ng diaper yung lolo ko, si Nini. Pumasok ko ng kwarto, mas lalo niyang ino-ayan yung iyak. And that's when I noticed na parang nag the dark na yung lips niya, tapos binuhat ko siya agad. Tapos pagkabuhat ko sa kanya, ang lambot ng katawan niya. And that's when I panicked, as in panic that people have never seen. At ako, sa buong buhay ko, never ko nakita naging ganun yung sarili ko. Panic, tapos yung bugso ng iyak, na parang, oh my God, oh my God, oh my God. As in yung mangingilabot or manginginig yung buong katawan. That's what I felt kanina. And that is the most traumatizing event in my life as a first-time mom. So I just want to bring this awareness na hindi tama na pinapaiyak natin yung mga bata or mga newborn, mga sanggol. Na kesyo ang sabi ng iba, ng matatanda, okay lang yun para lumakas yung lungs nila, but no. It will never do good para sa mga naniniwala sa pamahiin yung mga ganun. No, it's not true. Kaya nga din pala ako nakapang-alis or nakaganito kasi kanina galing kami ni Mami sa Laser Eye Institute. Nagpa-opera siya ng mata for cataract. And then, ayun, pag-uwi, ganun yung nangyari. So, sakit ng ulo ko. Parang pinipisal yung ulo ko. Kaya I need to get some rest. So, kapag feel mo uncomfortable yung baby mo, it's better to pick them up. And you do you. You're a mom. Mas alam mo yung ginagawa mo kaysa sa ibang tao. In the night, na-prepare or hinuhugasan ko na yung mga napagamitan na breast pump and bottles. Ito yung mga bottles sa sterilizer. So, ayan, para malinis na. And before ako matulog is settled na lahat ng bottles para pagpasok ko ng work, lalagyan ko na lang sila ng mga laman. Actually, nakakapagod lalo kung madami kang breast pump. Eh, madami akong bottles, tsaka breast pump, para hindi rin pahugas-hugas. Pero at the end of the night, syempre lahat ng ginamit ng baby, hugasan pa rin. Share ko lang din yung naiipon ko ng breast milk na nilalagay ko sa breast bags. So, nakakatuwa kasi nakakaipon ako. Super
super joyful ko, delightful yung pakiramdam na kahit payat ako, nakakaipon ako ng milk. Kahit ako ay petite. So, ganito ako mag-prepare ng dede sa gabi. Tinatransfer ko na sa bottle each yung mga naipon ko dito or dun sa breast bag. At ilalagay ko na siya sa left. Para tomorrow morning, habang tulog ako, mapapadede nila. Hi! Samahan niyo ako magluto. Tapos babalutin. Oo, babalutin. Ihalo. So, dapat po talaga mas malaki eh. And that's it, peeps! Nagandito na lang ulit yung vlog. Aalis na rin ako dahil meron pa akong work. Ayan na yung costume suit ko sa loob. Hello! Kakapaligo lang ni Mami. Hi! Kinakain niya na ang kanyang kamay. And that's it! Don't forget to follow me on my social media accounts, Mami Senorita Vashti. Bye!